everyone, I'm Daniela Strander. And I'm Anthony Jennings. And we're gonna play Song Association. Kaya hi, para tayo English speaking. Ako muna, ako mauna talaga. E siya yung... No. Ako yung nagsabing we're gonna play eh. Okay, ayan, bumunot na ako. Pangako sa'yo! Galing. Ipaglalaman ko. Galing nanonood. Oh, di ba? Sige, ikaw naman bumunod. Baka naman! Challenge! Okay, next to Sunshine. You are my sunshine, my sunshine. Kala mo, mauna ka. Next word, larawan. Ikaw ang larawan. Ano yun? Gumawa na sariling kanta? Hindi. Yung pala yung sa Christmas special. Parang naririnig pa lang. Kanta mo? Ikaw ang larawan. Hindi, ikaw ang liwanag pala yun. Gaya. Wala. Ikaw, isa ka din eh. Isa ka din eh. Bata mo ata ako eh. Challenge. Na, ako naman. Kanina ako bumubunod. Pagbigyan mo naman ako. Fire. I set fire! Ay, wala ako. Wala ako. Sino nauna doon? Sino nauna doon? Girl is on fire! Gusto ako ipader niya. Ate, kampi mo ako. Wala akong pake dyan. Meron mo sa t-shirt eh. T-shirt! Ano yun? Hindi! Promise, may kasunod yun. May kasunod yun, no? No? Meron. Nakalimutan ko lang. Nothing but your t-shirt! Galing. Two. Mga palag. Galingan mo dito sa uli. Galingan mo dito. Kasi pag ikaw dinner ko, papakainin kita ng lupa. Na-joke lang. Grabe naman. Please! Please! No. Kay Michael Jackson dapat kakandayan ko yun. Baby, please don't. Mali. May ganun, di ba? Mali. Hindi. Wala daw. Meron. Dapat naman five. Uy! Walang ganun! Ay, kung ano yung nasa rolls, yun lang naman. Kasi parang yung three, parang kakasimula lang. Hindi, okay lang. Ayan talaga si Dami. Minsan may times na natalo-talo. Ang pangalan ni Anthony. Pangalan ko. Okay. Titingin naman siya. Siyempre, pangalan ko yan eh. Pagpangalan. So, letter to... Ay! Sorry, sinispell ko pa flat eh. Dapat ba pa ganun? Go. Grabe makatawa si Anthony. Parang may kulang na letter. What's up mga kapamilya? Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Jillian Vicencio. Hello po mga kapamilya. I am Ariel Roses. Hello Reese. Hello Jillian. Hello everyone. Wala si DJ Jen ngayon, ako na lang yung sabihin na magandang umaga po sa inyong lahat kapamilya. Kumusta ka naman Jen, Ate G? Okay naman ako, masaya. Tsaka gusto ko po magpasalamat sa lahat po ng nanood ng MMK. Thank you so much po. Congrats! Yes! Congrats! Ito, parang teaser nun ha, in fairness love. Galing thank mo you! So ayun na nga guys, this past week, pinag-usapan ng mga madlang people, lalo na sa social media, yung pag-level up ng Showtime. Yes, and that is why today, Reese and Jillian, pag-uusapan natin ang utak or isa sa mga utak behind this very new transition of its Showtime. Yes, guys. So let's welcome here on We Rise Together, Direk John Prats. Yeah! Yon! Hello, Direk!
Hello po, magandang hapon po, Direk. Magandang hapon din, magandang hapon din. How was it so far, directing Showtime? Well, nung sinabi sa akin na gusto nila ako mag-direct for Showtime nung January, after ng lock-in ko sa Provinciano nung January, nagpunta na ako ng Showtime studio, nag-observe lang muna ako. Gusto ko lang makita kung ano yung feels, kung ano yung needs, tsaka kung ano yung mga... kung paano yung hosts, paano natin sila ipoproject on cam. So from there, nagkaroon kami ng meeting nila Sir Riley, yung mga heads ng Showtime, kung ano yung mga suggestions on how to, kahit pa paano, kasi I know it's really hard to renovate the whole studio, the whole set, kasi it will take time. So, nag-pitch lang ako ng mga minor adjustments, yung mga pwedeng baguhin para kahit pa paano talagang mabuhay ulit yung studio, yung set nila. And then, pumasok na naman ako ng bubble ulit. And then, ako lang nag-template muna. Yung unang shoot ko for Showtime is tinemplate ko yung Reyna ng Tahanan. That segment. So, ginawa ko lang yung pilot episode, isang episode lang. And then, I need to leave again for Provinciano. And then, after nung 2 months na nag-lock-in kami, yun, bumalik na ako ngayon. And then, since last week, yun, in-adjust na namin, nag-ayos-ayos na kami ng content. Wow! So, busy. You really said yes right away when they asked you to direct at Showtime? Or did you have, like, dilly-dallies na may second thoughts ba kayo na, oh my gosh, should I direct this? May pressure ba that you felt? Unang inisip ko, hindi ko siya forte. Wala, hindi yun yung comfort zone ko eh. Like, sanay ako musical, sanay ako na concert yung dinedirect ko. And yung Christmas special, that was the first time ako mag-direct ng may coverage. Na-enjoy ko siya, naging medyo, hindi naman ganun kahirap yung proseso for me kasi nag-shoot ako na may kasama music eh. So parang mas nadadalian ako for that. And Showtime kasi medyo mas malawak yung content niya. Like, yung music kasi kinukuha natin sa Tawag ng Tanghalan and then we have to create a different segment, ganyan. So, hindi isip ko, kaya ko ba yun? Kaya ko ba bang hawakan ng Showtime ng gano'n? But, you know, I realized that, you know, sometimes you want something in our life, di ba? Para may gusto kang direction, na parang gusto mo musical yung show na gusto mo pasukin. Pero feeling ko like si God, in-open niya is ibang window or door for you. So, na-realize ko na parang, bakit ito yung binibigay sa akin? And then, I realized na parang, why not? Sometimes in life, you just have to jump. Diba? Take the risk. So, Direk, backtrack po tayo. Paano nyo po at kailan nyo po nalaman yung passion nyo sa pagdidirect? Dati kasi nung naggawa ko ng movie na Jollops, I think, kailan nun, I was 18 years old. So, yung ginagawa ko yung Jollops, yung director namin na sumalangit na si Direk Gilbert Perez. Manaming beses siya naging director. And lagi yung sinasabi na, manood ka, panoorin mo yung ginagawa ko, tingnan mo itong ganito, ganyan, ganyan, dapat alam mo. Siyempre, noong time na yun, na parang, ayoko, artista ako, eh, hindi ko trabaho yan. Ganun yung take ko dati, parang, trabaho ko lang umarte. Diba? But siya, in-encourage niya ako. I don't know kung may nakikita siya sa akin, pero, di ko naman alam kung may nakikita siya sa akin, kasi wala lang talaga akong pakialam ng bata ako. You know? Being a teenager, talagang ano lang ako, carefree, enjoy, acting lang ako, and then, yun lang yung natatandaan ko nung time na yun. And then fast forward, when wala akong contact sa ABS nun, kinausap ako ni Direk Lore na gusto mo ba mag-direct? Gusto mo mag-direct, maging director? Sabi ko, ha? I felt na parang, bakit wala na ba akong work bilang artista? Bakit na ako de-direct? I took it in a wrong understanding, parang ganun yung nangyari sa akin. So, parang medyo na-offend ako kay Direk Lore ng title. Tapos hindi ko pa rin seneryoso. Tapos di binigyan ako ng projects, artista. And then I realized, sa birthday ni Tita Susan Roses, yung mga 5 years ago, sabi niya, ano, ready ka na ba? Sabi ko, sige. So, in-introduce na ako kay Direk Arniel. We had a meeting with Sir Riley sa production. So, nag-sit-in muna ako kay Direk Arniel. I think this is 2017. Nag-sit-in ako, pinapanood ko kung paano siya mag-direct ng Tonight with Boya Bunda, 3-camera setup. So, syempre, kinakabahan kasi parang bawal ka magkamali ng button eh. Diba, you have to capture yung moment. Kahit na talk show siya, pag may sinabi si Tuboy, kailangan ma-capture mo eh. Pag sinabi mo yung guest niya, kailangan masabi mo yun. Kung isa lang yung guest niya, mas madali kasi dalawa lang yung camera mo, tas full shot.
Pero pag ang guest mo, tatlo na, so apat na sila. So hindi naman pwedeng full shot ka lang ng full shot. So you have to capture every, hindi mo naman alam kung sino magsasalita. Tapos after nun, fast forward, hindi na ako nakapag-sit-in yun yung last ko. And then, nag-usap lang kami ni Sam na parang gusto ko mag-direct ng concert kasi gusto ko talaga ng music. Sabi niya, sige. Tapos friend namin si Moira. Si Moira, yung song niya before was Malaya. Yun pa lang yung hit song niya. Naging theme song ng camp sa Wii. So syempre si Moira lumapit sa amin. Nasa doon kami sa resort. Kaya nalapit sa amin si Moira. Kuya Prati, wala pa akong music video ng Malaya. 1 year old na yung song. Sabi ko, sige, gawa natin yan. Feeling ko, gagawing magandang concept niya. Hindi ko alam na nag-iisip na pala ako. Pero ang nagkukwento lang ako, ha. Hindi ko alam na parang nag-direct na pala ako. Na parang nandun na pala yun sa akin. Sabi niya, pero ang priority ko noon is except at pwede meeting with Eric sa Cornerstone. Ako, si dad ko, and si Sammy. Meeting kami, sabi ko, gusto namin mag-direct ng concert. Gusto ko mag-direct ng concert, we wanna produce Moira. Sabi niya, ha? Okay, sige. Siyempre, ang feeling, ba't ako mag-direct, di ba? Parang wala naman akong dinirect. Siguro iniisip ko, iniisip ni Eric, na parang baka mamaya sumablay ito, yung artist ko. Sabi ko, hindi, magpo-produce kami. So parang yun yung parang tuition fee ko. So nag-co-prod kami in Cornerstone para alam nila na para uy, may taya si Derek. May taya si Prati. So CERN to kasi iba yun. So yun, sabi ko kay Sam, Sam, kailangan natin i-promote kasi hindi lang ako director, producer din ako. Kailangan natin kumita dito. Pero di natin gawin yung music video ni Moira. Ha, sino? Tayo-tayo na. Tsaka ang ganda ng song eh, Malaya. Diba? Ikaw, sawi ka sa pag-ibig that time, ha? Kita mo. Sawi ka sa pag-ibig. Tapos kakausapin ko si Angelica na sawi rin sa pag-ibig. Tapos kayo mag-partner, tapos binubuo ko yung story, hindi ako nakakatulog, ginagawa ko. And then we shot it. Nung shoot namin, hindi ko naman na-realize na ganun yung magiging impact ng music video ng Malaya na trending siya, nag-ganan siya. Tapos ang ganda, ang dami naka-realize. Pero wala talaga akong alam. That was the first time nag-direct ako ng music video. And then, ayan, nag-direct na ako tagpuan concert ni Moira sa New Frontier. And then after noon, yun, lumapit na sa akin si Ms. Kay Brosa, si Eric Santos, nag-book na nang ako daw mag-direct ng concert nila. So yun na nag-start lahat. So direct, ibig sabihin, may nakita nga po si Direk Loren sa inyo. So, mabalik tayo doon. Pero direct, may tanong pa ako sa inyo. Ano po yung nakukuha nyo sa directing na wala sa acting? Siguro dahil din sa almost 30 years na ginagawa ko yung acting, parang na-serve niya na yung purpose. Nakuha na nung years na yun yung although I still love acting, ah. I mean, yun yung ginagawa ko. Pero parang I feel that I have a bigger purpose, a lot bigger purpose when it comes to directing. Whenever I have a concert with an artist, I always have a sit-down, one-on-one talk with them, and I always ask them, what's your dream concert? Ano yung pangarap mo? Let's make it happen. Because I believe, ako rin kasi na-experience ko sa when I was doing a show before, na talagang, as a dancer din, sometimes pag sobra kang passionate, like pag may sinasayaw ka, may gusto kang ilaw dito, nai-imagine mo kung paano mo siya gusto i-express with the LEDs, with the ganyan. But syempre, because walang time, that's the sinasabi, walang time, so, hindi nangyayari. Tapos when I go home, when I watch, sayang, I miss the, hindi nakuha yung gano'n ito, hindi nagawa yung ganito. So, I have that, as an artist, nasa akin. At pinangako ko sa sarili ko, na ngayon director ako, ayoko maramdaman yun ng mga artist. So, I wanna give that to them. So, from there, pagka-usap namin kung ano gusto nyo yung dream concert ninyo, gawin natin, let's make it happen. Kumbaga, iba-ibang perspective at yung thinking ng audience, ng artist, ng producer, yung kailangan mo i-consider for you to mount a good or great concert na para sa kanila yun yung ma-feel nila. Exactly, yes. As in, I can say from how you're talking right now, how you're explaining things direct, we could really say, kami ni Jillian and Reese, that you are a director with a heart because you're not only thinking about, you're thinking about the bigger picture of the whole prod, the look, the visuals, and all that. But
they're also thinking about what the artist should experience and what the audience should feel after after the prod, after seeing it. So it's very inspiring. So congrats to you, Direk, for all the success you really deserve. After hearing yung sinasabi mo about directing and stuff, parang kitang-kita na super passionate about directing talaga. But if you had to pick, would you rather pick directing or acting? Parang series ngayon na nagsalita, pero matindi yung tanong, ah. Wait, isip ko pa, kanina pa to. Well, tough. Right now, I'm enjoying the moments that I still have Provinciano. Because I know after this, after my stint sa Provinciano, I know that this is gonna be my life. If mag-full-time na ako sa Showtime, alam ko na ito na yung priority ko, ito na yung magiging mundo ko. I'm sure I'm gonna miss acting, but syempre, ang iniisip ko naman this transition is kung ano ba yung mas kailangan ka, kung saan mas kailangan ka, at kung saan mas may bigger purpose for you. So that's why I'm going to this direction. And pero kung may time naman na meron pa siguro, pwede pa ako sumundot. But right now, my passion is really... Kaya natatakot ako nun, sinasabi nilang tumungtong na ako sa Showtime. Like now, you know, I'm giving my best, I'm giving my all. Like, I'm sobrang nakasampa ako dun sa Showtime ngayon. Like, this is gonna be my last cycle muna because I have to enter the bubble again. That's why minadali ko na parang ito muna yung iwan ko sa Showtime. This set, this look, I'm creating the look na parang sa tumas na mawawala ako. At least meron akong naiwan for our kapamilyas, for our madlang people, and for the host. And then I have to think again, pagbalik ko ano pa yung pwede pang enhance. Because, you know, sabi ko nga, like, yung when I, sobrang thank you sa lahat ng mga madlang people na nag-tweet. Kasi ngayon lang ako bumalik sa Twitter kasi very, sinasabi nga nila dito na grabe daw ang mga madlang people at yung mga kapamilya natin mag-tweet. At nakita ko nga, and I just wanna thank everyone na nag-enjoy sila. Pero sabi ko nga, yung mga papuri nila, it's a pressure for me. Because ganun naman eh, pag may ginawa akong concert ngayon, sinabi maganda, masaya ako for 5 minutes, but the rest is, what's next? Diba? You just can't stop, you know? You just can't stop and just have to give something new. So, yun, that's why now, I think to answer that question, Reese, I'm really enjoying directing right now. Ang kita naman nila, I'm very hands-on when it comes to, like yung sa bagong set ngayon, yung dagdag ng LED. Until doon, very detail yung trabaho kasi pati yung juice na ilalabas ko sa isang per song ng contestant, pinipili ko yun, pati yung ilaw kasi it should complement with the shots. Kailangan, lahat ng mga cameraman natin magagaling, but if you, yung background mo pangit, kahit anong ganda ng angle mo, hindi maganda. Kumbaga, hindi pa rin yung buong package. So just have to yun yung pinakamahirap na transition ko dito is yung lighting, yung LED, tsaka yung kami, yung cameraman at yung director, kailangan mag-merge kami. Kailangan isang unit kami para makapag-project kami ng magandang visuals. I don't know if you saw si Vong nag-post recently and then sabi niya na ma-miss niya daw ang pagsaya nila sa ASAP. So, and then now you're directing him. So, anong parang feeling na ngayon, or dati kasama mo siya, tapos ngayon, dinadirect mo na siya? Actually, wala akong na-feel na sobrang weird. Kasi ako naman yung tipong director na hindi nyo nai-imagine. Like, siyempre, kung yung mga tao ang iniisip kasi sa director na parang superior. Di ba? Parang pagka hindi mo nang alam pag-director, yung director ng siyempre. You know, I'm not that kind of director. I'm a barkada type of director. Meron ka bang favorite na sayaw na ginawa mo kasama si Von dati? Si... Ang dami. Kasi nung nag-a-ask kami before, nagkaroon kami ng group, yung Super Dance. Ako, si Von, si Gab, si Billy, Raver, and Mickey Purr. So every Sunday, talagang sumasayaw talaga kami. Kaya nung nag-TikTok kami rito, talagang hindi sumasayaw talaga. Na talagang feeling ko, sabi ko, Von, parang nakalimutan ko na sumayaw. Parang hiningan na agad ako. Parang... yung mga wave-wave na gano'n, parang mga awkwardan na ako eh, parang... Pero kinaya mo naman. Nakita ko to, nakita ko po yun. Pero ano ah, daming rehearsal nun ah. Ilang takes yan, Tarek? Siguro mga nakaano kami, 10 tries.
segue tayo dito to being a dad naman, your dad life. So, how do you squeeze in time despite all the busy schedule, being an artist, being a director, squeezing your time to with your family? Very tough. Kasi hindi hard that tough. Kasi like for example this pandemic, before kasi when walang pandemic, I work what MWF and I go home to see my family. But now we do a month, 2 months na kahabang bubble na naramdaman ko kung ano yung pakiramdam ng isang OFW. Na we do video calls with my kids and ano. It's really tough kasi nawala yung time namin. Like, nagugulat na lang ako. Like, pag-uwi ko, sobrang daldala ng pangalawa ko. So, you know, I'm missing so many moments. Kasi, syempre, as a father, you just have to prioritize. Diba? As a provider, kailangan mong gawin yun. Hindi naman pwedeng love will keep us alive. Diba? Like, nung bata tayo, pag nai-inlove tayo, na parang, dito ka lang sa tabi ko, dito ka lang, bawal tayo. Love will keep us alive. Diba na magutong tayo, kalokohan yun. Kalokohan yun, sinasabi ko na. Na hindi kayo pwede magtrabaho. Kahit hindi ka magtrabaho, love will keep us alive. Anong papakain sa'yo ng love? Yun yung realidad na pagka nag-mature ka, you will, you know, realize na kailangan mo mag-sacrifice. They are the wise, kumbaga, your hard work. Mm-hmm. Most important thing din, that's why nababalance ko at namamanage ko yung time ko, is because of my wife. Yun ang sinasabi ko nga, ang partner mo sa buhay mo, siya ang ano eh, kumbaga siya yung strength ko ngayon. Like when I'm tired, siya yung nagpupush sa akin. Siya yung nagbibigay sa akin ng strength na, kasi ang hirap din na kung ang busy ko, tapos yung asawa mo nagre-reklamo, wala ka na oras sa amin, ganyan. It's really hard to work. Pero siya kasi in-accept niya yun and sinuportahan niya yun na alam naman niya love ko rin yung ginagawa ko. Kaya wala akong narinig sa kanya kung anong time na meron, we just cherish it. Lagi namin pinapanatili as much as possible. We're not perfect, pero kailangan yung mga konting oras, kailangan masaya. Alam na, Jillian Reese, find the perfect husband, perfect wife. maaga pa. Kailangan talaga yung perfect partner na alam mo makakasama mo sa talagang, alam mo yun, yung hindi kayo nag-aatakan pababa, you lift each other up. Dadako na po tayo sa aming TBH na segment dito sa We Rise Together. Dito po sa TBH, to be honest, kailangan nyo lang pong dugtungan ang phrase na to be honest by answering our fun or tough question. So, Riz, ano na nga ang tanong para kay Direk? Kay Riz para talaga yung mga tough questions. So far, sa lahat ng dinirect mo, any production, kahit anong production, kanino ka pinakanahirapan? Alam mo, every concert is really different. Every project is different. Pero ako, for me, pinaka na-pressure na lang ako. Aside from the Eric Santos 15 years anniversary, na first time ko kasi nag-big venue, Moa Arena. That was my first time. Aside from that, yung Braver concert ni Moira. Kasi nanggaling yung Braver concert ni Moira sa Tagpuan concert, no, which is really successful. 2 days yon na sold out concert. So, ang pressure, parang pelikula, di ba? Yung, ang ganda ng part 1, kailangan mo higitan sa part 2. So, yun ako pinaka na pressure at nahirapan, pero buti na pull off namin yung Braver concert. But technical-wise, vision, from opening, from the set design, it has to be big. Ganun yung pressure sa akin. Yung Braver concert ni Moira, siguro yung pinaka na pressure talaga. Direk, thank you po. Maraming salamat po sa oras na binigay niyo po sa amin. May mga gusto po ba kayong i-promote or ipaabangan sa ating mga kapamilya? Well, ayun lang naman. Thank you so much dahil like kagaya lang ina-appreciate namin ngayon yung Maglang People na yung sinasabi nila na kahit walang prangkisa, ang ABS-CBN, na-appreciate nila tayo. And like ko na sinasabi sa mga post ko na parang yun yung kumbaga pinangako ko na kung ano yung meron tayo, let's make the most out of it. And ang pinapangako lang naman namin is to give quality entertainment and to inspire more people. Ito yung sa side ng Showtime, yung ginagawa namin, yung mission namin. Na kahit pa paano yung platform na meron tayo,
yung kaya natin i-reach, yung ma-maximize natin yung to inspire them. And yun din kasi yung discipline that we have for Provinciano. Na ang leader naman namin doon ay yung isa rin na pareho kaming pagod na director at artista pa nga siya, si Coco. So, kaya kami naging close kasi we share the same passion. Magkaiba lang kami ng field, but we share the same passion. Yun din, every scenes, every shots, pinag-iisipan. Because we want to give yung mga kapamilya natin ng quality entertainment. So yun, please support all the ABS-CBN shows, Showtime and Provinciano. Thank you so much for supporting us. Kaya kami nandito, ito totoo na to eh. Di ba lagi natin sinasabi, cliche na to, na parang kaya mataas yung rating natin, kaya mataas yung ganito dahil sa ating mga kapamilya. Pero totoo yun ha. That's why we're still here, surviving and giving quality entertainment. It's because of them, because of our Manila people. Totoo. Super totoo. Talagang nabusog kaming lahat sa lahat for sharing your experiences, your advice. Kaya kami, even us as artists pa lang, kumaga newbies, we're inspired right away na as artists, you can navigate to different kinds of aspects. Oo, so, huwag mo ipitin yung sarili mo. Talagang hanapin mo kung saan ka pa pwede mag-grow. And that's the hardest eh. Like ako, sabi ko nga nung dati ng artista ako, bakit ako, ginagalingan ko naman sa maalaala mo kaya? Nanonominate ako, pero ba't di ako nananalo? Dumatingin na yung mga frustration, parang enough pa ba ako? Pero yun ang pinaka dapat importante, ang pinaka mahirap talaga is kung paano ka tumagal sa industry. At para tumagal ka, aside from acting, dapat marunong ka makisama, kailangan professional ka. Kasi pagka yun nawala yung siyempre hindi ka lang pwede puro professional, di ba? Kung wala ka rin acting at wala ka rin nabibigay, wala rin. So kailangan kompleto ka dun. Yun ang pinakamahirap, yung ma-maintain mo yung tagal mo sa industry. Thank you po sa mga advice po kasi mahirap yung mga panahon ngayon. Yeah. So ayun, once again, Direk, maraming salamat po sa pagsama po at pagbigay po ng inyong oras sa amin today. Lama ako po si Jillian Vicentro. And I am Ariel Rosas. And ako si Reese, guys. And don't forget also to watch yung ano, August 6 yung concert ng HIH, guys. And thank you so much, Direk, for joining us today, guys. Thank you, guys. Ayan, kasama po namin si Direk John Prats. Always remember, guys, we are here for you. And we ride together.